Okay, welcome back again mga ka-testek. Sa part 2 ng aking video, pinakita ko sa inyo yung mga nabasa at o nalubog sa baha na aming mga tools. Ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung mga binuksan ko na siya. Di ba sabi ko po sa una, sa pangalawang video, nabubuksan ko siya, papatuyuin, mabibilarin. Katulad ng ginagawa ko ngayon, binibilad ko po siya. Dahil mainit naman dito, bilad na lang ang ginawa ko. Hindi na ako nag-blower or heat gun. Ano na lang po, ganyan. Bilad na lang po mga ka-testek. Okay? Tingnan nyo po. Okay, hindi ko na po pinakita yung pagbaklas nito mga ka-testek kasi binaklas ko to during ng aking work. May time ko po yung para sa trabaho. Ngayon break time ko kaya binidyoan ko yung mga binaklas ko po. Ito siya. Sobrang kalawang na po. Ito yung cut-off natin. Ito po. Sa part 2 ng aking video, sinabi ko sa inyo na yung winding, ito po yung tinatawag natin winding or coil. Coil po ang tawag dyan. Yan yung po yung copper wire na kung saan nababalot siya ng lining na rubberized plastic. Transparent po siya. Ito po yun. Yan po yun. And miss, bawat isang yan, hindi po yung nagkakadikit ha. Yung nakita nyo lang siya visualize, nabivisualize siya lang, magkakadikit sila. Pero yung ano po niyan, yung talaga may pagitan po yan na napakanipis na plastic. Okay, yun yun. Pag nabasa siya, tulad ng sabi ko dun sa pangalawa kong video, pag nabasa po yan mga ka-testek, or may naiwang tubig, kahit sa ang party po dyan, ha, kahit sa ang party ng mga copper wire na to, ng coil na to, susunugin niya yung tubig na yon habang umiinit to, habang ginagamit nyo. Ha. Then, pag nasunog niya yon, bubutasin naman yun ng plastic na pop. Bubutasin naman ngayon itong plastic na lining ng bawat copper wire. Magkukos po siya ng yun, pag short circuit, kaya masusunog itong buong coil nyo. Yun ang magiging dahilan, ba't masisira to. Kaya mahalaga po na siguraduhin yung tuyong tuyo ang mga power tools nyo bago nyo po ito paandarin o isaksak, bago nyo subukan. Okay? Ito po, walang problema itong kalawang na to kasi pag umigot na siya, pag ginamit na natin siya sa ating trabaho, tatanggal po yan. Okay? Yan, tatanggal lang po yan. Pero kung gusto nyo linisin, pwede naman po, ilihain nyo siya ng 1,000, yung 1,000 na manipis na liha. Tatanggal po yan. Ipuntahan po natin yung iba. Okay. Ito yung maliit na welding machine mga ka-testek. Yung malaki, ayun. Ayun. Pinagilid ko lang, hindi ko na po siya mabuksan, sobrang laki. Ay, sobrang laki. Sobrang, wala na siyang ano, mga screw. Inalambre na lang po. Tapos yung isang screw na naka, yung dalawang screw nakaliko, mahirap ikutin. Ito yung maliit mga ka-testek. Patuyuin lang natin siya, sa tingin ko tuyo na to eh. Kanina pa po, nasa dalawang oras na po itong ganyan, nakabilad sa araw. Ayan, ito po siya pag nakatayo, ah. Ganyan siya. Okay, mabuta natin yung malaki. Ito yung malaki mga ka-testek na welding machine, sinauna. Okay, yan yung coil nya, sobrang kapal. Ito yung winding nya, sobrang kapal ng bawat copper nya. Ayan. Malapad tapos makapal pa kumpara sa mga welding machine natin ngayon. Okay, punta naman tayo sa mga barela. Ito pala muna mga ka-testek, hindi ko pa binuksan kasi wala pa akong tools na para dyan, yung Allen wrench. Nag-request pa po ako. Yan. Ito yung mga screw natin. Ito yung mga barena. Barena. May kalawang na siya. Okay na, walang problema po. Sa pag-ikot niya, okay pa rin naman. Normal pa rin siya. Ito, okay lang po. Pero may extra kayong grasa, pwede nyong lagyan to ulit. Linisin nyo, kunwari ito. Tanggalin nyo yung grasang nasunog na. Palitan nyo ng bagong grasa. Ito din po. Ayan. Ayan. Okay, kalahong din yung grinder. Ganun lang mga testing. Tatanggalin nyo lang siya. O, ayan. Ganun lang. Tapos, papatuyuin. Sa part na to, binibilad ko lang po siya. Tuloy-tuloy hanggang sa matuyo.
Ito yung carbon niya, mga ka-tester. Carbon 2. Yung pagbaklas, hindi ko na naipakita sa inyo. Pero madali lang po yun, mga ka-tester. I-demo ko po. Ganito lang siya. Ito, nakalagay po ito dito. Ayan, ganyan siya. Tapos ito, nakasuot lang dito. Yan. Ngayon, para matanggal natin yan, itong carbon ang unahin natin, yung sinabi kong carbon. Carbon brass. 2 po yun. Ito. Kabilaan po yan. In-unscrew ko siya. Tinanggal. Ganun yan. Bago natin hihilahin ito. Yan. Ba? Pag hindi po kasi natin tinanggal na una tong carbon brass, ito po yun, maharang po siya dito, hindi natin ito mahihila kaagad, baka masira pa natin yung carbon o kaya ito naman magasgas. So tanggalin natin yung carbon bago hilahin yung mechanical part niya, yung umiikot or yung shafting. Ay, rotor pala to, rotor na to lahat. Ang shafting kasi, shafting po ay hindi ko maipakita, ito yun, yung maliit na bilog na to hanggang dulo, yun yung shafting. Wala dito, pupunta doon. Ito naman yung ano niya, rotor. Ito yung rotor. Ayan. Okay po. Okay, okay. Grinder, grinder. 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 At yung barena. Magandang klaseng barena po ito, mga tested. Pati yung mga grinder, maganda din po yun. So, sa tingin ko ito yung mas maganda sa lahat. Sunog na yung kanyang grasa pero walang problema. Functional pa naman po siya. Pag natuyo yan, pwede na natin siyang gamitin ulit. Ang tagal na po nito, mga testek. Okay. Okay, hanggang dito lang aking video, mga testek. Kung nagustuhan nyo ang video ko, subscribe na lang po kayo and then likes nyo na lang po and share nyo na lang din po, para masubaybayan nyo yung mga videos ko na susunod pa. Okay, maraming salamat po, mga testo. Pakita ko pala yung view kung saan ako naroon sa project na to. Ito po. Yan. Swimming pool po yan na malaki. Nasa taas po ako ng cottage. Yan, nabahaan din po yan. Wala nang tubig yan ngayon. Nililinis po nila. Okay. Okay, okay na po. Maraming salamat, mga ka-testek.